Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Headlines. Sa ulo ng mga rumorondang balita. Ronda Pilipinas. ERC kumambyo sa nakaumang nadagdag singil sa kuryente. Ronda Pilipinas. Singil o konsumo sa tubig ng mga taga Metro Manila binabantayan na ng MWSS. Ronda Pilipinas. Pagbibigay prioridad ng Senado sa pagpapababa sa presyo ng bigas. Madali na. Ronda Pilipinas. Department of Education porsigidong ibalik ang old school calendar. Dalawang taong transition. Nabuo na ang tabayan ng puyat sa siyasa. Ronda Pilipinas. Balita naman sa Maying Dagat, bilang ng mga nasawi sa Gumuong Highway sa China tumaas pa. Ronda Pilipinas. Sa sports, ilang nagwagi sa NBA Awards ngayong season kilalanin. Ronda Pilipinas. Sa showbiz, Bea Alonzo kinasuhan ng cyber libel sina Ogie Diaz at Christy Fermin. Ronda Pilipinas. Manliligaw na binasa pero patuloy na nangungulit. Nakaw! Bawal ito. Ronda Pilipinas. Kawalan ng pera, mayroong bang masamang dulot sa kalusugan? Let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman, hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Nakalive din sa DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News Website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa po magandang mainit na morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng unang biyernes po ng Mayo at 3 na 2024. Sa ngalan ni Dennis Antenor Jr., ito po yung makakasama. Drrrr na sino? Ronda Pilipinas. Sa oras na 7 sandali makalipas ng 10 ng umaga, dito pa rin po sa MP Lamay Totong Lakas, DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Drew na sino po inyong makakasama hanggang alas 11 po tayo. Ronda Pilipinas. Posibleng mapigilan pa ang nakaambang taas singil sa kuryente. Ito ang nilinaw ni Energy Regulatory Commission o ERC Chairperson Attorney Mona Lisa Dimalanta kasaway ng panawagan sa mga power distributor na makipag-ugnayan sa mga power generation o power generator upang maiwasan ang bill shock. Umapila din kami sa mga distribution utilities at electric cooperatives natin na kung, kasi po sila yung unang nakakakita kung magkano po yung pagtaas. Kung nakikita na po nila na napakalaki ng itataas ng kuryente sa mga consumers po nila, Tinaalalahanan po namin sila na pwede namang makiusap dun sa mga generation companies na gawing parang hulugan or 3 gives, 4 gives, para hindi po magka-bill shock po yung mga consumers. So pwede pa po natin itong pigilan. Sa usapin naman, kaugnay sa pagsuspende sa bentahan ng kuryente sa wholesale electricity spot market tuwing red at yellow alert status sa Luzon o Visayas Grid, nilinaw o ipinaliwanag ni Attorney Dimalanta na walang kinalaman ito sa posibleng taas singil sa kuryente.
kahit po wala yung direktiba ng presidente, presidente, at kasi po yun po yung may order din naman po ang RC na suspindihin pag red alert. Pero ito pong mga dumaang dalawang linggo, sa WSM po, yan po yung merkado ng kuryente, pumapasok po, gumana po yung tinatawag nating price cap. So, pumapasok naman po dun sa mga oras na sobra-sobra yung nilalagay na presyo ng ating mga generator, pumalo po yung ating price cap. Yan po ang tinig ni ERC Chairperson Attorney Mona Lisa Dimalanta sa panayam ng DWIC. Ronda Pilipinas! Handa naman ang Meralco na tumalima sa panawagan ng Energy Regulatory Commission o ERC na utay-utayin ang paniningil sakaling magkaroon ng dagdag singil sa kuryente dahil sa mga naitatalang red at yellow alert status sa Luzon at Visayas Grid. Ito naman ang inihayag ni Claire Feliciano, ang Public Relations Head ng Meralco. At anya, hindi mabibigla ang mga consumer sa gitna ng numinipis na reserba ng supply ng kuryente bunsod nga ng tumitinding init ng panahon dulot ng El Nino. Ayon kay Feliciano, mananatiling proactive ang nasabing power distributor upang maiwasan nga ang bill shock at hindi maramdaman ng mga customer ang epekto ng taas singil na naman sa kuryente. Dilinaw din ang Meralco na panandalian lamang ang pagtalima sa kautusan ng ERC kasabay ng pagtiyak o kasabay ng pag-asang madaragdagan pa sana ang mga power generation o power generator upang matiyak ang sapat at mababang presyo ng kuryente. Ronda Pilipinas! Wala sa kuryente, dako naman tayo sa tubig. Binabantayan na po tayo. Opo, nakabantay na po ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan sa pagkonsumo ng tubig sa mga residential areas sa Metro Manila. Ba, matindi ha? Sinabi ni Metropolitan Water Works Sewerage System Division Manager Engineer Patrick Tizon na nakipagpulong na sila sa Water Resources Management Office ng DENR maging sa mga concessionaire. Isaan niya sa kanilang ipatutupad ay ang pagpapadala ng abiso sa mga consumer. Ipinaliwanag din ni Tizon na kung bumaba ang pagkonsumo sa tubig, ba, kikinanya nila ito sa pamamagitan ng notice sa kanilang bill. Ba? May reward? Sa oras na tumaas naman ang konsumo sa tubig, Wener, ay iimbestigahan nila kung mayroong tagas sa inyong tubo. Ha? Sa tubo nyo, Wener. Kung mayroong tagas sa water system ang isang bahay. Ako, delikado po yan. Pag marami kayong tao, marami kayong nakatira doon sa isang bahay. At kung wala naman, aabisuan nila ito at tuturuan ng mga paraan kung paano magtipid sa tubig. Samantala, dako tayo sa pag-uulat mula sa labas ng ipilan. Lasa tubig, pagkain naman tayo. Pagbibigay prioridad ng Senado sa pagpapababa sa presyo ng bigas, pinapapaspasan na ang pag-uulat buhat kay Patrol 11 Tina Nolasco. Muli ngang ginalampag ng mga mambabatas sa Kamara ang Senado upang pagtuunan na ng pansin ang pagpapababa sa presyo ng bigas ng 10 piso hanggang 15 pesos ang kada kilo. Apela ni Senator Micaela Angela Micas-Wansing sa Senado na samahan sila na paspasan ang pag-aproba sa isinusulong na pag-amyenda sa Rice Tarification Law o RTL. Anya, napakataas na ng presyo ng bigas sa pamilihan at target ng House Speaker ay bago ang Senate adjournment ay maipasa na sa ikatlo tuling pagbasa upang maipatupad na sa Hunyo ang nasabing amyenda. Para naman kay Deputy Majority Leader Faustino Inudia, sa pamagitan ng muling pagbibigay ng kapangyarihan sa NFA, magkakaroon ng mas mababang presyo ng bigas sa merkado dahil ito anya ang magisilbing safety net upang makabilin ang taong bayan ng premium o well-milled rice. Naniniwala naman si Tingog Party Leader Representative Jude Asidre na may mga pamamaraan upang mabawasan ang mga pangamba na may katiwalaan sa NFA. Maliban anya sa pag-alis ng access ng mahihirap sa mas abot kayang bigas. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ! Patrol Report! Grabe, ang bibigat na mga balita, mga katodos. Yung supply ng kuryente, manipis, numinipis. Pati tubig, numinipis. Supply ng pagkain, numinipis. Ano pang hindi numinipis, Wener? Ano pang hindi numinipis? Yes, Ming Pantalyon. Ano pa? Ha? Ang mga damit, ninipis din. Ha? Dahil mainit po ang panahon. Pero eto, ha? Yung nipis ho ng inyo po mga bulsa, lalo po sa kapal naman
kapal ng presyo ng mga pagkain. Kaugnay po sa binabanggit ko na ulat ni Patrol 11 Tina ng Last Goat, sinegundahan naman ng ilang kongresista kabilang ang dalawang mababatas mula sa rice producing provinces ang panawagan ni House Speaker Martin Romualdez sa Senado na iprioridad ang panukalang amyendahan ng Rice Tarification Law o RTL para mapababa ng 10 hanggang pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Inihayag din na Assistant Majority Leader Micaela Angela Mika Swanzing ng 1st District ng Nueva Ecija, Deputy Majority Leaders Faustino Ino D. V ng 6th District ng Isabela at Jude Asidre ng Tingog Party List ang apela ni Speaker Romualdez bilang mula sa isa sa mga probinsya na nangunguna sa produksyon ng bigas. Sinabi ni Swanzing na malapit sa kanyang puso ang batas kung saan nakapaloob ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP, ang pondo na ginagamit na pantulong sa mga magsasaka mula sa buwis na ipinapataw sa imported na bigas. Si Swanzing din kauna-unahang naghain ng panukala para amyenda ng RTL at ayusin ang RCEP para mas maging epektibo ito at mapababa ang gastos ng produksyon sa bigas o sa palay at pataasin ang ani at kita ng mga magsasaka. Kanyang ikinalugod ang naipinag-utos ni Speaker Romualdez na iprioridad nga ang bill bukod pa sa hihilingin nito kay Pangulong Bongbong Marcos na sertipikahan ang panukala bilang urgent. Ronda Pilipinas! Sa kabila nito, pinaghihinay-hinay naman ni Senator Amy Marcos ang pamahalaan sa pag-aangkat ng mga agricultural products, lalo ng bigas. Ayon kay Senator Marcos, dapat munang alamin kung gaano karami ang konsumo, produksyon at ano ang kaya pang itanim ng mga lokal na magsasaka. Tinukoy din ng presidential sister ang taktika ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa usapin ng pag-aangkat. Kalahati o pakonti-konti lang anya ng required ang ini-import ng kanyang ama dahil hindi naman ito sabay-sabay ikukonsumo at maaring mahabol pa ng lokal. Ikinalulungkot naman ni Super Ate na ang Pilipinas na ang pinakamalaking importer ng bigas sa buong mundo at pati mga gulay ay inaangkat na rin. Ronda Pilipinas! Samantala, suportado naman ang mga kinatawan sa Kamara ang pagnanais ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng isang koalisyon ng administrasyon para suportahan ang mga kandidato sa May 2025 midterm elections. Aminado si Deputy Majority Leader Ino D. ng 6th District ng Isabela na bilang isang miyembro ng Lakas CMD. Kanyang ikinalulugod ang pahayag ni Pangulong Marcos na isang patunay sa kanyang mensaheng pagkakaisa o unity. Si D na ang kagustuhan ni PBBM ay siya ring hangarin ng iba pang miyembro ng partido ng Lakas na pinamumunuan ni House Speaker Martin Romualdez ang pinakamalaking partido sa mababang kapulungan. Ikinagagalak din ni Assistant Majority Leader Micaela Angela Mika Swanzing ng 1st District ng Nueva Ecija na isang miyembro ng Lakas ang naging pahayag ng Pangulo. Ronda Pilipinas! Sa oras na 17 sandali makalipas ang 10:10 ng umaga, tanggap tayo ng ilang pang mga pag-ulat buwan sa labas ng ipilan. Pagsusuri sa mga deepfake materials, mas pinaigting ng PCO sa kanilang media awareness campaign. Ang pag-uulat buhat sa Palasyo, Patrol 13, Gilbert Perdez. Bilang bahagi ng kampanya ng gobyerno laban sa fake news at misinformation, binigyan diin ng PCO, Presidential Communications Office, na ang mga deepfake materials ay may tuturing bilang isa sa mga pangunahing banta sa tamang impormasyon. Ayon kay PCO Asek Weng Hidalgo, isa ito sa mga pangunahing paksa na tinatalakay nila sa kanilang mga aktibidad, kabilang na pinakahuling campus caravan sa pamamagitan daw ng interactive na pagpapakita ng ilang halimbawa ng deepfake kasama mga larawan at video, inihikayat ng ahensya mga estudyante na makilahok sa pagsusuri at pagtukoy kung alin sa mga ito ang tunay at kung alin ang pekeng impormasyon. Ayon kay Otida o Hidalgo, hanggang 4 o 5 estudyante ang sumubok bago nila natukoy ang tamang sagot. Bilang bahagi naman ng kanilang payo sa publiko, lalo na sa mga kabataan, iginiit ng PCO na mahalaga ang pagiging mapanuri at mapanatili ang kritikal na pag-iisip sa pag-access ng impormasyon. Hinikayat din ng ahensya ang publiko na maging maingat sa pagpili ng mga pinagkukunan ng balita at magbasa mula sa mga mapagkakatiwala ang website o sources. Naniniwala din
na sa pamamagitan ng impormasyon, edukasyon at pagsusuri, mas mapoprotektahan ng mga mamamayan laban sa impluensya ng fake news at disinformation. Binanggit din ang insidente ng deepfake na kinasasanggutan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan agad na inaksyonan ng pamahalaan para maalis daw ito sa mga social media platforms. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, Department of Education pursigidong ibalik ang lumang school calendar. Dalawang taong transition na buo na. Narito ang isang siyaset special report mula kay Judith Estrada Larino. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa siyaset. DWIZ Investigative Report. Halos isang buwan na lamang ay matatapos na ang school year 2023-2024. Ito ay batay na sa naunang napagpasyahan kaugnay sa magiging takbo ng kasalukuyang academic year kasunod ng pagluwag ng restrictions dulot ng pandemic. Kasabay na rin ito ng tuluyang pagbabalik sa face-to-face classes ng mga estudyante. Subalit tila nagbagong isip ng Department of Education na ngayon umaapila na sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pabilisin ang pagbabalik sa lumang school calendar. Sa kanilang lihim sa Pangulo, pinabati ni Education Assistant Secretary Francis Bringas ang mahigpit nilang pagsusulong na maibalik sa dating school calendar sa darating na school year 2024-2025 na magtatapos dapat sa March 2025. Initially, a five-year period was the proposed timeline for the gradual reversion. Upon due consideration, the timeline was reduced to merely 2 school years. The proposed 2-school-year gradual reversion was the subject of extensive consultations conducted from January to February this year with field personnel, parents organizations, teacher organizations, private school associations, student leaders, and various stakeholders. Inilatag din ni ASEC Bringas sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education ang 2 school-year timeline sa pagbalik sa June to March school year calendar. As a result of the consultation, school year 2024-2025 is scheduled to end May 16, that is in the next 2 weeks, Mr. Chair, while school year 2025-2026 will end on April 16, 2026, and to complete the reversion, school year 2026-2027 will already start by mid-June and end in March. Sa ilalim ng nasabing proposal, magtatapos ang school year 2024-2025 sa May 2025, samantalang sa April 16, 2026 magtatapos o matatapos ang school year 2025-2026 habang balik na sa dating schedule ang school year 2026-2027 kung kailan magsisimula ang klase sa June 2026 at magtatapos sa March 2027. To the April-May school break was based on the following. Number one, it is the preference of majority of the general public as reflected in the surveys conducted on the matter. And second, the significant economic impact of summer breaks as a tourism drive for local destinations in the country. Therefore, we would like to take this opportunity to clarify that the decision of gradual revert to April May school break was not brought about by climate or weather considerations. The department already has a standing policy allowing our schools to immediately shift to ADM upon the determination that the school environment is no longer conducive to learning. The policy is being implemented to ensure learning continuity without compromising the health and safety of our learners, teachers, and school personnel. Nilinaw ni ASEC Bringas ang sinusulong nilang pagbabalik sa all school calendar ay walang kinalaman sa matinding init ng panahon na dulot naman ng El Nino. Nonetheless, in response to the recent clamor for a more immediate reversion to the April-May school break, the department has already submitted a letter to the Office of the President presenting other options, including a more aggressive alternative of ending school year 2024-2025 in March
2025. In the meantime, we respectfully appeal to the committee to allow the President time to study the said options carefully. DepEd commits to this decision accordingly. Suportado naman ng TDC Teachers Dignity Coalition ang nasabing akbang ng DepEd na una na rin nilang isinulong sa kagawaran at maging sa Committee on Basic Education ng Kongreso. Ipinanukala ng TDC sa DepEd na maagang tapusin ang school year 2024-2025 para kaagad maikasa ang transition sa pagbubukas ng classes sa June 2025. Para sa siyasat, dapat na mapag-aralang mabuti kung kailangan nang bumalik sa nakagisnang panahon ng pasukan sa mga paaralan sa bansa na maituturing na ikangay conducive sa pag-aaral o magkasa ng ilan pang hakbangin para makitang higit na epektibong panahon upang maayos na makapag-aral ang mga estudyante. Bagamat, ang pinakamahalaga ay tuloy-tuloy ang pagkatuto ng mga ito at walang magiging anumang hadlang sa kanilang karapatang makapag-aral ng maayos. Sa ngalan ng Siyasat Team, ako si Judith Estrada Lorino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ news website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa Siyasat. DWIZ investigative report. Ronda Pilipinas. Alright, yan po ang ating pong Siyasat Special Report. Samantala, ito mukhang kailangan pa ba natin patunayan ito? Kawalan ng pera, mayroong masamang dulot sa kalusugan. Kung wala kang pera, wala kang pampagamot. Patay ka. Alamin po natin ang report. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Na-check mo na ba ang laman ng wallet mo? Wala. Wala ka bang nakikita? Totoo nga bang bukod sa sakit sa bulsa, maraming iba't ibang sakit pa ang pwedeng maramdaman dahil sa kawalan ng pera? Tara, let's prove it! Ayon sa Healthline.com, posibleng magdulot ito ng stress o emotional distress sa tao dahil sa pag-iisip kung saan kukuha ng pambayad ng bills at sa pang-araw-araw na gastusin. Nakaka-apekto rin sa mental health ng tao ang kawalan ng pera ayon sa mga eksperto dahil sa sobrang kagipitan. Kung ano-ano mga pumapasok sa ng pagiging irrational o malabong pag-iisip. Ayon naman sa Time Magazine, nagiging limitado ang galaw ng mga walang datong dahil nga sa kawalan ng pera para makapagliwaliw, kumain sa mga restaurants o makapag-travel at iba pa. Ang mga taong nakakaranas nito ay yung mahina ang EQ o emotional quotient. Sa halip na maghanap ng solusyon sa problema, nagpapakalugmok na lang at nagpapatalo sa mga pagsubok. Dapat open-minded at magpasalamat sa blessings mula sa itaas. Kaya para hindi magkasakit, huwag magpa-stress ng dahil lang sa pera. Tandaan, money is just a piece of paper. Ang hanapin ay solusyon at hindi problema. Kumusta na? Kumusta na? Kumusta na mga ka-astig? Gawin nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talaga magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong games. Sa mga fan ng NBA, libre mo mapapanood ang NBA playoffs sa ArenaPlus.net. Mari ka pang manalo ng iba't ibang mga papremyo kagaya ng sapatos, telepono, motorsiklo at brand new car. Lahat ng yan ipamimigay sa Arena Plus NBA Playoffs Lucky Draw up to 64 million pesos worth of total prizes. Bukod sa NBA, pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports kagaya ng PBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay mo? Download Arena Plus app sa App Store or Google Play or manood sa Arena Plus. Dahil sa Arena Plus, Astig sa sports, keep it fun, game responsibly.
Ronda Pilipinas. Babalik po ang Ronda Pilipinas makalipas lamang ilang mga paalala oras. Oh, happy birthday Governor Daniel Fernando, 10:29 na. Ronda Pilipinas. Alright, tayo po na sa ikalambag na po ng Ronda Pilipinas sa oras na alas 10:35 na ng morning. Tayo po ay pinalad sapagkat makakausap po natin ang kalihimpo ng kagawaran ng paggawa. Ang Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Benny Laguesma. Secretary Benny, magandang umaga po. Welcome po sa DWIC LU23. Drew Nasino po, Secretary. Sec? Andiyan na ba si Secretary Benny? Sige. Okay, kumoconnect pa si Secretary Bienvenido Laguesma. Ating punta talakayin, ano, maya-maya lamang po yung ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na repasuhin ito pong wage rate sa lahat po ng rehiyon. Kanya po itong ipinag-utos sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, RTWPB. At para po mabigyan po natin ng linaw, ito pong isasagawa nga pong pagrepaso diyan po sa regional wage. Sige, mamaya, balikan po natin si Secretary Benny Laguesma. Ronda Pilipinas! Dako muna tayo sa isang pag-ulat mula sa labas ng impilan. Monitoring sa online recruitment na terorista, mas pinaigting ng pamahalaan. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdez. Ibinunyag ng NICA o National Intelligence Coordinating Agency ang patuloy daw na paggamit ng mga komunista at teroristang grupo sa cyberspace para mang-recruit ng mga kabataan sa Pilipinas. Sa bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni NICA Deputy Director General Abelardo Villacorta na marami nang natukoy na mga post sa social media na naglalaman ng anti-government propaganda at panawagang sumapi sa teroristang grupo. Anya, sa pamagitan ng kanilang social media monitoring, naagapan ng pamahalaan ang mga pagtatangkang ito sa pag-recruit ng mga kabataan. Dagdag pa ng opisyal, ang agarang pagtugon ng pamahalaan sa mga gantong gawain ay nagpapababa sa bilang ng mga estudyanteng nahihikayat na sumapi sa mga komunista o teroristang organisasyon. Patrol 13, Gilbert Perdez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Alright, balikan na po natin si Secretary Bienvenido Laguesma. Secretary Benny, welcome po muli sa DWIZ LU23. Drew Nasino po. Magandang umaga, Drew. Magandang Opo. Umaga din po sa iyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Opo, salamat po, Secretary. Pinaulakan niyo po kami dito sa DWIZ. Doon na po tayo, diretso na po tayo sa ilang po mga katanungan. Secretary, ito humang pag-review sa regional wage rate po, kailan po kaya ito matatapos? O kailan po ito sisimulan at kailan matatapos? Actually, Drew, aming pong bibigyan po ng implementasyon yung bahagi po ng mensahe ng ating Pangulo may kinalaman sa direktiba for a timely review. Noon pong mga umiiral na mga wage rates 60 days prior to yung anniversary date po ng kanilang pinakahuling wage sa order. Opo. At ang mauuna po sa ganitong klaseng timeline mm-hmm. ay ang ating pong National Capital Region, Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Magsisimula na po ang kanilang review noong buong buwan ng Mayo. Susunod na po yung ibang mga regions sapagkat hindi naman po sabay-sabay yung kanilang anniversary date, mm-hmm. pero tinitiyak po namin na sa pamamagitan po ng mga gabay ng National Wages and Productivity Commission, Opo. Na ako po ang tumatay yung chair, ay aming pong isasakotuparan yung mga review ng mga pulisiya may kinalaman po sa pagpapabilis ng proseso dito po sa usapin ng minimum wage fixing. Opo, after po ng pag-review, Secretary, ano na po ang susunod? Ano po ang ire-recommend nyo kay Pangulong Marcos? Actually, Drew, kasama na sa review yung mga tinatawag na public consultation. Okay. At magkakaroon din po ng public hearing. At within that period, magpapalabas po ng wage order ang atin pong mga iba-ibang regional tripartite wages and productivity boards. Mm-hmm. At ang amin pong magiging obligasyon sa ating Pangulo ay magbigay po ng ulat
na ito na po ang mga naging kaganapan kaugnay doon po sa direktiba kaya kanyang ipinahayag nakaraan pong Labor Day noong pong May 1. Okay. Ang tanong ho ng mga labor group, yung iba po nakukulangan, yung iba po ay nababagalan sa ganyan pong proseso, ika nga. Pero ang kumbaga may kasabi naman ho tayo, Secretary, batid nyo naman ho yan, di ba, na saan man, kumbaga, sa hinaba-haba man ang prosesyon, sa simbahan din ba ang tuloy niyan, sa hinaba-haba ba ng pagrepaso ay dagdag sahod ba ang uwi niyan, ang tanong ho ng mga uring manggagawa, lalo na po yung mga labor group. Una muna siguro, kung sa kapahitulatan mo, Drew. Opo. Meron pong, ang atin pong formal labor force ay nahahati po sa dalawang segment. Mm-hmm. Yung pong unorganized sector. Ang unorganized po, ina-address po yung usapin, may kinalaman sa minimum wage ng atin pong existing regional tripartite wages and productivity boards. At meron po silang timeline na dapat sundin. At kagaya ng nasabi mo, sa hinahaba-haba, hindi man po talagang mahaba dahil meron po yung binanggit na within prior 60 days, papaloob na po doon yung mga proseso at umaasa po tayo na pagkatapos po nung nasabing 60 days, meron na pong desisyon ang wage board. Sa bahagi naman po ng organisadong sektor, yung mga may kumakatawan na union, ang preferred mechanism po dyan ay collective bargaining negotiation dahil ang resulta po noon ay tinatawag natin na collective bargaining agreement. At sa pangkalahatan po, kung hindi man po lahat-lahat talaga, ang mga provision po ng collective bargaining agreement ay over and above the minimum standards of law. So, dapat po yung mga CBA na ika nga ay nakukonclude sa pagitan po ng kinatawan ng mga manggagawa o ng union na kumakatawan sa kanila, dapat po ay hindi lamang mga provision na in accordance with law. Yun po yung mekanismo. At yun nga po, itong existing na regional tripartite wages and productivity boards, ang ina-address lang po nito ay yung minimum wage, yung pong entry level. Over and above po niyan, kaya nga po ang ating ting pangulo nagbigay po ng pahayag na igagalang at isusulong din po yung mga kaganapan, may kinalaman sa pagtitiyak ng karapatan na mag-organisa at yung pong magkaroon din ng pagkakataon na mag-collective bargaining negotiations ang mga kumpanya kung saan mayroon pong union. Opo. Secretary, ano naman ho ang reaksyon nyo ho dito sa isinusulog po? Actually, may panawagan po ang mga senador na kay Pangulong Bongbong Marcos na sertipikahang urgent itong 100 peso legislated wage hike bill. At ito, may statement na nga rin po si Senador Jinggo Estrada. Yaman din lamang siya ang chairman ng Senate Committee on Labor, Secretary. Hindi po natin pangungunahan ang desisyon ng ating Pangulo dahil bahagi po tayo ng executive. Meron pong bahagi o meron papel, mandato po ng ating lehislatura na sila ay magpanukala ng anumang batas. Kami naman po sa executive, bukod po sa pag-i-implement anumang pong batas ang mapasa, magbibigay lang po kami ng mga technical inputs, amin po siguro mga pananaw, at yan po ipapahayag namin sa mga ginaganap o gaganapin pa ng mga pagdinig. May kinalaman po dito sa usapin ng legislated wage hike. Yung nga po, meron kayong nabanggit na 100 pesos. Nakapasa na yan sa Senado hintay na po ngayon kung anong gagawin o hakbangin sa bahagi naman po ng ating House of Representatives. At yan po, makikilahok din po ang ibang mga sektor, kagaya po ng mga puhunan, manggagawa, at kami po sa Department of Labor and Employment sa pamamagitan po ng National Wages and Productivity Commission. For the end time, Secretary, last few questions. Kakayanin ba yung hinihiling na 100 or sabi natin may 150 pa nga, di ba? 150 pesos, kakayanin ba na ibigay yan ng private sector? Or let's say, sabi natin, kung Metro Manila lang or NCR lang, sa ang particular na rehiyon, pwedeng kayanin yan? Pero nadinig mo na rin siguro mga pananaw o posisyon ng mga employers group. At hindi ko naman siguro dapat na rin sabihin na ako ay naniniwala na hindi kakayanin o kakayanin. Kasi ang atin pong mga existing business establishments, malaking bahagi po niyan, mahigit 95%
ay nandun po sa kategorya ng micro, small, and medium enterprises. Kaya nga po nakikita natin yung kaangkupan po ng mekanismo ng regional minimum wage fixing na dapat naman po ay makita natin yung mga kakayahan, kapasidad po ng mga employers na existing in any particular region. At siguro ito rin ang kadahilanan kung bakit noong 1989 ay naipasa po yung batas na yun ang kahuli-hulihang national minimum wage na adjustment na nakita po natin at nilikha na nga po itong regional tripartite wages and productivity boards upang bigyan po rin ng ikangay pagkakataon ang iba-ibang mga rehiyon na makabahagi po dun sa tinatawag natin na development ng ating bansa at tiyakin din po ang pagkakaroon ng mas marami pang trabaho o makalikha ng trabaho doon mismo sa sariling area nila at hindi na kailangan mag-migrate po, pumunta dito po sa mga urban centers. Opo. Last, ano na lang po, baka meron pa po kayong mga panawagan po sa atin pong mga nasa labor sector or sa mga employers and employees, Secretary Benny. Tayo po, sa bahagi po ng kagawaran ng paggawa at empleyo, mananatili po tayo na magiging katuwang ng sektor ng manggagawa at namumuhunan dahil ang pinakamahalaga po na ating matamo o makita sa larangan ng paggawa yung pagkakaroon pa po ng mas maraming hanap buhay at magkaroon po ng bikalidad na trabaho, hindi lamang po yung simpleng trabaho. At sana po magkaroon ng pagtutulungan, pag-uunawaan, ang magkabilang panig, manggagawa at namumuhunan dahil ang hangad po ng pangkasalukuyang administrasyon sa pamumuno po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay isa pong ang bagong Pilipinas na kung saan bawat Pilipino ay mayroong matatag, maginhawa at panatag na buhay. Alright. Marami pong salamat, Secretary Benny Laguesma, sa inyo pong oras. Magandang umaga po, Secretary. Ingat po kayo. Maraming salamat, Ru. At mabuhay po ang iyong programa. Magandang araw po. Salamat po. Magandang araw din po. Yan po si Labor Secretary Bienvenido Benny Laguesma ang inyo po napakinggan at natunghayan. Ronda Pilipinas! Kombinasyong tama, malaki ang tama! Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ! Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ! Numero panalo! Hatid ng Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Tayo na po maglaro ng Bingo. Ready na ho ba kayo mga ka-Bingo Plus sa ating pong DWIZ Bingo Plus numero panalo! Mayroon kayong chance ang manalo ng 1,000 piso, 500 pesos kapag tama ang 4 combinations at isa pang 500 pesos kapag mayroon kayong Bingo Plus app. Simple lamang manalo, kailangan lamang abangan ang 4 na letter and number combination sa mga programa ng DWIZ at i-text syempre ang sagot sa 0960-880-6424. Ulitin po natin for the second time around, 0960-880-6424. Kasama ng inyong pangalan, edad, address, of the day. At para sa ating ikalawang combination ngayon pong araw, sa letra ng W. Yan, nakikita rin po ninyo sa inyo pong mga screen. W at 24. W24 ang ating pong ikalawang kombinasyon ngayong araw. Abangan naman mamaya sa DWIZ Network News ang ikatlong combination. At pag-bingo sa saya, plus sa panalo. Kung naka-apat ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang apat na numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas. Muli po magbabalik ang Ronda Pilipinas makalipas namin ang mga paalala ang oras. 11 minuto bago sumapit ang ganap na alas 10. Ronda Pilipinas! Alright, tanggap po tayo ng ilang mga pag-ulat mula sa labas ng impilan. PCNO nagpahayag ng pakikiisa sa World Press Freedom Day ngayong araw. Sa pang-report buhat kay Patrol 13, Gilbert Perdez.
Muling nagpahayag ng suporta ang PCO, Presidential Communications Office, sa pagsulong ng malayang pamamahayag sa bansa. Bilang pakikisa sa pagdiriwang ng World Press Freedom Day ngayong araw, Mayo 3, binigyan diin ng PCO ang kahalagahan ng kalayaan sa pamamahayag at ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga media workers sa ating lipunan. Sa gitna ng patuloy ng mga hamon at banta sa seguridad ng mga mamamahayag, nanawagan ng PCO sa lahat ng sektor ng lipunan na magkaisa upang siguruhing ligtas at mapayapa ang kapaligiran para sa mga media workers. Kasabay nito, itinakdi na ngayon siya ang pagsusulong ng mga hakbang at pulisya na naglalayong mapangalagaan at palakasin ang kalayaan sa pamamahayag sa bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad GWIZ Patrol Report. Samantala, patient transport ng PCSO mapapakinabangan ng bawat Pilipino. Narito po ang report. Bukod sa medical dental mission at medicine donation program ng Medical Services Department ng PCSO, nagpo-provide rin sila ng patient transport o paghahatid sa mga pasyente papunta sa ospital hanggang sa pauwi ng kanilang mga tahanan. Ayon nga kay Dr. Roel Aparato, Medical Services Department Head ng PCSO, na madali na lang ang pag-avail sa patient transport ng PCSO. Ito po yung tinatawag natin na patient transport po. Mm-hmm. Yung mas kilala nila sa ambulance. Eh. Pero ang tawag na po natin ngayon yun ay patient transport ng mga pasyente na nanggagaling kalimitan sa mga hospital na inuuwi na. So ang kailangan lang po natin doon, ganun din po, letter lang po. At kung pwede po, medical certificate man lang. Opo. Kasi para kahit may iba naman, pwede rin po yung medical abstract kung gusto ninyo. At higit sa lahat, yung clearance, yung discharge slip. Mayroon lamang ilang kondisyon ang PCSO para sa mga mag-a-avail ng patient transport. Sana lang po ay stable lang kasi hindi naman po pwede yung mga, hindi natin pwede po i-transport basta-basta yung mga naka-ambubag, yung mga naka-respirator, yung mga ganyan, yung mga comatose, yung mga ganyan. Yung mga stable na po pasyente ang ating limitation po para mapadala po natin sa kanilang mga pagdadalaan, bawa. Kasi pwede rin naman sa ibang hospital, i-refer, pwede rin po yun, hindi lang sa bahay. At mula sa PCSO, yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa o pagtulong sa bawat ticket mo? Siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila urungan. Kaya palaging tandaan, bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Tanggap pa tayo ng isa pang report mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes, opisyal na malaking port operator sa India, nag courtesy call kay Pangulong Marcos. Gilbert? Nagkipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Karan Adani, Managing Director ng Adani Ports and Special Economic Zone Limited ng India. Sa nasabing pagpupulong, ibinahagi ni Mr. Adani ang interes ng kanilang kumpanya sa mga investment opportunities sa Pilipinas, partikular sa mga proyektong may kinalaman sa infrastruktura tulad ng ports project at renewable energy. Sinabi niya na ang mga proyektong ito ay may layuning magdala ng katatagan at progreso sa bansa. Isa sa mga nabanggit ni Mr. Adani sa Pangulo ay ang kanilang commitment na makipagtulungan sa pribadong sektor upang mapalakas ang sistema ng transportasyon sa bansa. Kilala ang Adani'ng kumpanya o nasabing kumpanya sa India bilang pangunahing operator ng komersyal na pantalan na responsable sa halos 1/4 ng mga kargamento sa kanilang bansa. Ang courtesy call kay PBBM ni Adani ay sinasabing nagpapakita ng potensyal na pag-unlad sa ugnayan sa pagitan ng India at Pilipinas sa larangan ng ekonomiya at infrastruktura na magdudulot daw ng positibong epekto sa ekonomiya at pag-unlad ng ating bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Ilang nagwagi ng NBA Awards ngayong season, atin pong kilalanin ng Sports News mula kay Darryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News.
isa-isa ng pinapangalanan ang mga nagwagi sa taunang NBA Awards, kung saan kinikilala tuwing playoff season ang mga natatanging manlalaro na nagpamalas ng kanilang galing sa hard court sa kakatapos pa lamang na regular season. Mayroong 11 awards na iginagawa ng NBA, kung saan 6 na awards na ang napalalunan. Nanalo si Tyrese Maxey ng Philadelphia 76ers bilang Most Improved Player. Si Naz Reid ng Minnesota Timberwolves naman para sa Sixth Man of the Year, habang ang kanyang teammate na si Mike Conley ang Teammate of the Year. Ang Golden State Warriors superstar na si Stephen Curry ang itinanghal bilang Clutch Player of the Year. Si Mark Dagnall ng Oklahoma City Thunder naman ang nagwagi bilang Coach of the Year, at naiuwi ni Brad Stevens ng Boston Celtics ang award na NBA Executive of the Year. Sa mga susunod na araw ay iaanunsyo ng NBA ang mga nanalo sa Defensive Player of the Year, Hustle Award, Social Justice Champion, Rookie of the Year at ang prestigyosong Most Valuable Player or MVP Award. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ito na ang latest. Bagong bago. Fresh na fresh. GWIZ. Showbiz News. O mga showbiz reporter, showbiz columnist na sina OG Diaz at Christy Fermin, kinasuhan ng cyber libel ni Bea Alonso. Showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, tuluyan ang sinampahan ng kaso ni Bea Alonso, sina OG Diaz at Christy Fermin. Sina OG at Christy ay kinasuhan na aktres kasama ng mga co-host ng mga ito sa kani-kanilang mga online shows ng kasong cyber libel sa Quezon City Prosecutor's Office. Bukod sa mga nabanggit, may isa pang taong isinama ni Bea sa kaso na muna nagkukunwaring close. Sinamahan si Bea ng kanyang abogado na si Attorney Joey Garcia at ng kanyang manager na si Sherry Kwan sa pagsampa ng tatlong case laban sa mga nabanggit. Sa official statement ng abogado ni Bea, sinabi nito na hindi lamang buwan kundi taon nang binabato si Bea ng mga malicious statements. Sinabi pa ni Attorney Garcia na may hangganan ng lahat at ngayon umano ang oras para sa pagsampa ng legal na aksyon. Idinagdag pa ni Attorney Garcia na sa loob na mahigit 2 dekadang career ni Bea, first time lamang umano nito magsampa ng kaso laban sa mga nagpapakalat ng mga maling balita laban sa aktres para sirain ang magandang pangalan nito sa entertainment industry. Hindi naman binanggit ng nasabing abogado paano paninira ang ginawa ng mga akusado para tuluyang magsampa ng kaso ang aktres. Kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggit. At yan ang aking balitang showbiz para sa pinamitodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At sumunyo po isang oras na balitaan sa Ronda Pilipinas ngayon pong araw nito na TGIF. Thank God it's Friday, first Friday, Kiapot Day, Mayo at Res ng 2024. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ LU23 at sa ngalan po ni Dennis Janterner Jr., ito po yung lingkod. Drew na sino nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, susunod na. Yes, yes, Joe Topacio kasama sina Attorney Ferdy Topacio at Miss Juvie De Guzman. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman, hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DIAM at Mega Manila, naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations, naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas, live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV, at naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News Website. Ronda Pilipinas! Wala nang mahuhulita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda
Pilipinas! Monday to Friday, 10 a.m.